Tingnan natin. Sarap. Perfect for hopya, buti, and palitaw. The next day. So, ito na guys, yung ating beans. So, umalis na siya, no? Ayan, no? Medyo tumaba siya. Kaya dinamihan ko tubig, eh. So, ang gagawin natin, hugasan muna natin siya bago natin ilaga, no? Ito na guys, nahugasan natin ito dalawang beses. So, lagyan natin ng tubig. Bali, ipantay lang natin sa ating beans or mataas ng konti yung ating tubig, no, sa ating beans. So, takpan na natin. Balikan na lang natin na after 1 hour. So, ito na guys. Makalipas ang 1 oras. Check natin, no, kung talagang malambot na siya. Yung yan ang hinahanap nating lambot. So, pwede na natin itong imas. So, ito guys, gagamit pala tayo rito ng hand blender. Itong aking Kenwood hand blender. So, pwede nyo siyang i-blender, no? O imas ng tinidor, no? Kung anong masher meron kayo dyan. So, okay na to. Ito yung hinahanap natin na consistency, no? Pwede na tayo maglagay ng sugar. So, 1 cup lang nilagay ko. Bahala na kayo kung gusto nyo yung tamisan, no? Pero para sa akin, sakto lang tong 1 cup. Lagay tayo ng bahagyang asin. Lagay rin tayo ng melted butter. Pwede nga pala kayong gumamit ng margarine or vegetable oil. So, mix lang natin. Meron nga pala tayo itong glutinous rice flour. Dinisolve ko sa tubig, no? I-mix natin. Mamaya makikita nyo kung bakit tayo naglagay nito. So, okay na to. Pwede na natin isalang. Ito guys, transfer ko sa non-stick pan, no? Kasi haluin natin to ng haluin ng walang humpay. Para tayo nagluluto ng ube at kalamay, no? So, tara na. Simulan na natin.
So ito guys, oh, after 25 minutes. Ganyan na siya, no? Kaya magandang magluto sa non-stick pan. Madali siyang haluin. Tsaka kaya tayo naglagay ng glutinous rice, ayan, oh, para mabuo siya. Ito na guys, no, nilagay natin sa ating disposable food container. Sa mga susunod kong video, makikita nyo kung bakit ko siya nilagay dito. So, abangan nyo na lang. Doon sa muli.